Hello, Bes. Welcome to my YouTube channel, Espera B Vlog. So, Bes, ngayon, ano, punta tayo sa EDSA. Yan. So, meron lang ako pupuntahan sa EDSA. So, ngayon, we're going out to our place. So, yan. Then, driving tayo. Wish ko lang, sana walang traffic. Yehey! So, we are in the Philippines, kaya alam na natin, pero sana today is Sunday, that's why I schedule today. Kasi nga, iniiwasan ko rin yung traffic. So, best joyride tayo! Joyride! Yay! Okay. So, now, palabas tayo sa aming place. So, ito ngayon. Yan. Yan, nakikita nyo, no? Yan. Yan, bes. Pasyal-pasyal lang tayo, ha? Pasyal-pasyal. Okay ba, bes? Tayo sa ano, paminsan-minsan kahit MGCQ pero kailangan eh, kasi meron tayong work. So, syempre, kailangan nating mabuhay. So, meron lang tayong ano, puntahan. Okay. So, medyo malayo yung biyahe natin. Come and join me. Para maaliw-aliw ako sa aking pagbabiyahe. Sa pagdadrive ko, hindi ako antukin. Yan. Siguro malalagyan mo ng orange dito. Kasama pala ako, pero syempre hindi niyo makikita, syempre number one mahihiyain to. Sino? Hulaan! Ang makakahula! Mayroong preload! 25 pesos! Sa Philippines! Ang saya-saya naman! Ang saya-saya namin! Ang saya-saya ko kasi kasama ko kayong mamasyal. May kakwentuhan ako kahit sa camera lang. Yan. So, we're going out to our place. Yan na. Okay. So, we are approaching going to NLEX. Hindi pa naman tayo late, no? Haha. Ikon late. Yung asama ko ayaw sumagot. Sumesenyas lang. Bes, kumusta na ang buhay-buhay? Kailangan sa panahon ngayon, kahit nasabihin nating merong pagsubok na ganito, dapat tuloy-tuloy pa rin tayo. We need to move on. Huwag tayong magpadala sa mga problema, tanggalin natin ang stress. Kasi hindi rin naman siya makakatulong eh. Kasi kung na-stress ka, tapos eh, nag-i-stop ka, wala rin. Mas lalo ka lang mahirapan, mas lalo ka lang sasakit ang ulo. Sumasakit na ulo, napapagod na yung isipan mo, kakaisip. So wala rin naman nangyayari. So ang kailangan natin, we need to move on. We need to do actions. Yan. Ika nga sabi eh, galaw-galaw lang. Galaw-galaw. Galaw-galaw kasi baka tumaas yung cholesterol mo at ma-high blood ka. Kwento-kwento lang tayo, bes, para hindi nakakainip. At least may kausap ako. Hindi ba? So, marami sa panahon ngayon, aminin man natin o hindi, eh talagang humina ang kita.
marami nga yung iba talagang hindi sila sinuwerte, nawalan ng trabaho, samantalang dati meron. So, yun ang tapos eh, may mga anak na kailangan kumain, kailangan mag-aral, kailangan ng everyday living. So, mahirap talaga. Kung iisipin mo, talagang masakit sa ulo. Pero kung patuloy mo namang gagawin yun at hindi ka kikilos at hindi ka mag-iisip ng bagong paraan, so ikaw pa rin ang talo. Diba? Kasi ito na nangyayaring pagsubok sa atin. Pray na lang natin to kay God. Pray na lang natin kay God, kay Papa Jesus, na matapos na itong pagsubok natin nito sa buhay. Tapos eh, so umisip tayo ng mga bagong dapat gawin. Ano, mag-online selling ka. Oh, dami na ngayon nun. So, konting sipag lang. So, magtinda-tinda ka sa harapan ng bahay mo. Magluto-luto ka or on delivery. Kaya nga yung mga cooking ko, mga pwedeng mapulutan ng ano, kahit papano, yung mga ibang klaseng lutuin. Para hindi naman siya pare-parehas, 'di ba? At least may ipagmamalaki mo. Lalo na yung aking ano, yung aking rellenong puset, 'yon. Pwede mo yung pang ano, pang online. Oo, tsaka ako magluto naman ako, bes. Ano eh. So, bes, ito na, paakyat tayo ng tulay. Okay, 'yan. Ayan. So, mabalik ako, bes, ano? So, sabi nga, kailangan ang buhay meron kang bagong ano strategy, meron ka kumbaga sa ano, meron kang reserba. Ayan. So wag kang hindi ka kasi kailangan ano ay mag-stay sa isang bagay na alam mo naman na hindi muna click ngayon, hindi ka muna kikita doon. So wag natin ubusin yung panahon natin. So sa panahon kasi ngayon, yung kumita ka lang ng konti makasalba yung pamilya mo sa isang araw. Tapos meron ka pang kinabukasan. Tapos healthy ka. Nako, malaking pasalamat na yung kay Father God. Malaking pasalamat na natin yun. Yun ang pinaka the best na pagpapasalamat. Yung mga ganung bagay. So, mabalik tayo, bes. Yung ngayon, yan. So, abangan nyo yung mga bago ko ilalabas. So, yun nga, yung aking, ano, yung pusit na rellenong puset. Tapos meron ako kahapon, nilabas ko yung tokwa na hinaluan ko ng itlog maalat, di ba? Yan. Parang salted potato pero tokwa. Yan, di ba? Tapos ngayon may ilalabas uli ako, and then abangan niyo yung ilalabas ko na leche flan na pwedeng pang negosyo. Yung kahit na ialok mo sa napakamurang halaga, talaga namang mabibili. Yan. So maglalabas ako ng mga pangnegosyo para makatulong sa aking mga viewers at sa mga paparating ko pang viewers. Medyo nagkulimlim, bes, mukhang uulan. Huwag naman sana akong abutan ng ulan sa NLEX. Pero okay lang. Ano pa ba? So, bes, basta keep going lang tayo. And have faith. Okay. So, ngayon, bes, andito tayo ngayon. So, approaching na, going to NLEX. Yan. So, nakikita nyo ngayon yung place namin. So, taga Bulacan ako. Yan. So, buti na lang, walang traffic at walang tao. Masyado kasi tayo naging serious, bes. Kaya medyo patawanin muna natin yung ating mga sarili. Di ba? Pero, kahit pa paano naman, meron din naman siguro kayong napulot na aral. So, bes, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe lang po tayo. Click nyo po yung bell button. Bell button na naman. Bisaya na naman ako. Yung bell para sa marami pang video na mapapanood ninyo. Marami pa akong ibabagsak sa inyo, lalo na yung mga bagay na pwedeng pagkakitaan. Yan. Magtulungan tayo para sa mga pagsubok na dumarating na to sa atin, sa bawat isa.
Basta ang alam ko lang, kailangan lang masipag ka at madiskarte ka sa buhay. Madiskarte ka lang. And then throw all the negatives and full of positive lang sa inyong mind and your body. And the soul is coming. And the luck is coming. Diba? And always give thanks to our God and to all the people na nakakatulong sa inyo sa araw-araw ng buhay. Diba? So, yun. Ayan. So, buti na lang. Kala ko nag-traffic. Medyo magalaw, bes, ano? Oo. Kasi, alam mo na. Pero, okay lang. At least, naririnig niyo yung pag-uusap natin. Okay? Ayan. So, yan. Nakikita nyo, no? Oh, ang ganda ba? Ang ganda ng Bulacan, ano? Oo. Napakalinis. Nga lang, marami dito sa amin, ano eh, stoplight. Sunod-sunod. Sunod-sunod ang stoplight. Yan. Pero ngayon, tingin ko, mabilis lang ang biyahe ko, gawa ng Linggo naman. Tapos, best, yung mga goals, yan. Kailangan, mas para sa akin kasi, mas maganda, every year, meron ka new goals. Para new hope, tapos new work, di ba? Bagong ano, bagong trabaho uli. Tapos meron kang mga bagay na parang kumbaga sa sasakyan, meron kang gas, fuel na nagpapasigla sa iyo. Bawa, may goals ka kung ano yung goal mo ngayong taon na to. Di ba? Kung ano yung pangarap mo. Let's say you want to buy a car. You want to buy a house and lot. You want to put business, diba? For the study of your children's. Oh, yun yung mga goals eh. To pay all my debts, diba? Yung makalabas ka sa mga pagkakautang mo para makapag-ipon ka. Ay, grabe, bes. Grabe na to! Grabe na to! Habang tayo ay papalapit sa NLEX. Grabe. Diba? So, tawa-tawa lang tayo dyan. Tawa-tawa lang. And then, kung may mapulot kayong aral, so, mas okay. And, please subscribe to my channel, bes. Kale-kalembang lang tayo. Diba? Ayan. Ayan na. So, buti na lang, ano, walang traffic. Dati kasi, puro traffic eh. Okay. Uy, nabutan ako ng stoplight. Nako, nag-red light. Okay. So, bes, ayan na. So, going na tayo. So, bes, yung mga ano, lalo na yung mga viewers ko na mga OFW at nasa ibang bansa. Diba? Ayan, mamimiss nyo ngayon ng Pilipinas. Kasi tinutour ko kayo sa Pilipinas. Pilipinas talaga, 'di ba? Tinutour ko kayo sa Pilipinas. Yung nami-miss niyo lalo na 'yung mga OFW na matagal na sa ibang bansa, 'yung hindi nakaka-uwi, 'di ba? Pero okay lang 'yan, bes, ipon-ipon lang. Ipon-ipon lang tayo. Ipon-ipon lang kayo habang nandyan. Para pag-uwi niyo dito, you're somebody. Meron ka ng negosyo, 'di ba? Meron ka ng, yung mga pangarap mo, meron ka na. Para hindi ka na rin babalik. So, gawin lang po natin stepping stone yung pagiging ibang bansa. Yan. So, it will start into hobby hanggang sa makikita mo na lang sa sarili mo, gusto mo na. Yan. Siyempre, maganda pa rin na nasa sariling bansa ka. Yung kasama mo yung pamilya mo, magulang mo, mga kapatid mo, yung mga relatives mo. Yung anak mo, yung mga OFW na nakahiwalay sa anak at sa mga asawa, yan. Siyempre, ang sarap kaya nung feeling na kasama mo sila sa araw-araw, magkasama kayo sa pagkain, magkasama kayo mamasyal, di ba? So, yun, ipon-ipon lang. Ako kasi, dati rin ako OFW eh, pero isang alis lang ako and then na-realize ko parang ang hirap.
galing dyan yung ano, inisip ko kung saan ba ako magaling. Yun. Tapos kung saan ako magiging successful. Kasi hindi naman masamang ano, maghanap ng mga bagong pagkakakitaan. Kasi kung sa tingin mo, yung ginagawa mo ngayon, hindi ka naman nag-i-income eh. Hindi ka naman tumataas yung income mo, hindi ka nakakaipon. 5 taong ka na dyan, pero isa man sa mga pangarap mo, o 2 o 3, wala ka pang naibababa. Eh, you need to change. You need to think for some better. Yung mas maganda. Kung meron kang opportunity rito sa Pilipinas, so why not? Di po ba? So ako, nakakita lang ako ng opportunity. So nakakita lang ako ng magandang negosyo, kaya ayun. Yun, so doon nag-gain yung aking pamumuhay. Yan. Tapos I'm freely to go na magpunta sa iba't ibang lugar. Diba? Maging turista sa ibang bansa. Tapos magpunta ng iba't ibang lugar. Mamasyal sa dito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ganun. Pero kumikita ka. Ang ganda, no, best, no? Yun. At least, merong kang goals na pagdating ng iyong yung tamang edad mo na gusto mo nang mag-retire or paunti-unti. So, meron ka ng ipon, meron ka ng mga achievements. Diba? Ang ganda kaya no, may achievements ka sa buhay. Diba, bes? Ayan. So, now, bes, we are approaching na. Ito na tayo ngayon sa papasok na tayo ngayon sa NLEX. Ayan. So, papasok tayo ngayon sa NLEX. So, get ticket tayo. Okay? Get ticket tayo. Ayan. Ayan, bes, ha? Nakakapasyal ka na. Dito sa Pilipinas. Ay. Now, we're going to NLEX. NLEX na tayo, bes. Yan. So, mamimiss nyo yung Pilipinas. Ano ba yan? Espera, pinagsasabi mo. Mamimiss yung Pilipinas. Makulimlim ngayon, bes. Makulimlim. Anyway, ano, medyo tag-ulan naman dito sa atin eh. Yan. Yung mga nasa malalayong bansa, okay lang yan. Masarap nga yun eh. Diba? Nakakaipon ka pero nakakapasyal ka. yung mga OFW na okay lang, magtrabaho ka ng magtrabaho, at least makakaipon ka. Pag uwi mo dito, may bahay ka. Diba? May sakyan ka. May business ka. Tapos kasama mo yung mga pamilya mo. So, masaya. So, yun. Mabalik tayo, bes, sa aking vlog. So, yan. Pinapasyal ko kayo ngayon. So, baka naiinip na kayo sa kakadaldal ko. So, tingnan nyo muna yung place natin. Yan. Baka na-miss nyo na. Ito, yan. So, nasa tabang ako so far ngayon ng ano. Tapos ngayon, approaching tayo papunta sa NLEX. So, going to Bukawi and toll gate. Yan. Tapos, dire-diretso tayo.
shelter talaga yung pinaka the best eh. Kaya ka nga nagsisikap sa buhay para meron kang materhan na magandang lugar na iyong pinapangarap. Ba, ayan, oh, baka nakita nyo, ayan, ang laki na ng pagbabago ngayon ng NLEX. So, napaka-wide na ngayon niya. And then, marami na rin mga pwedeng hintuan ng mga gasoline station.
Sunday, may Wrong Ranger. Ayan, sige, lipat-lipat kayo para bumilis kami. Ito, nakahanap tayo, pinadala tayo dito ng mga kaibigan nating pulis. So, pulis ba to? LTO? Ano? Dito raw yung cash. Ayan, Sunday. Makita nyo kung gaano kahaba yung ano. Ayan, magsusuot na kami ng mask. Ayan. Mas magalaw pa doon sa inalisan natin. Ayan, yan, yan. Magalaw ba yan? Yung itim na yan? Hindi. Dito ka na lang. Eh, hindi gumagalaw. Baka na-stroke. Ayun, gumalaw itim. Cash day yan. Sige, as ano mo. Hindi tayo doon. Buka po yan. Sa kaya to? Cash din kaya yun. Dito. Oh, kung maikli yun. Pero kasi kung cash yun, dapat ano, naglipatan na to. Hindi kasi lang. May lang inopen. Sunday. 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 Sunday traffic sa NLEX. Sunday. Walang araw na hindi traffic. Yan ang mamimiss nyo mga bes. In traffic. Pero still, I love Philippines. So dami na ng bansang napuntahan ko. Talagang masabi mo pa rin, iba pa rin yung sarili mong bayan. Kasi alam mo, meron kang laya eh. Saka naintindihan mo silang lahat. Diba? Pero once upon a time, pag nagpunta ako nun sa ibang bansa, nagtuturista ako like mga 1 week, 10 days, yan. Pinakamatagal ko sa Singapore is 21 days. Yan, tourist. Yun. At the same time, syempre, meron ako mga ginagawa para sa business ko. Ayan. Eh, marami rin ako nakakausap. Sarap dun, malinis. Malinis, mababait yung mga tao. Marami na rin ako naging kaibigan. Kasi, more than 6 years akong pabalik-balik. Eh, kung hindi lang nag-COVID ngayon, baka nandun uli ako. So, halos every 3 months, sometimes 2 months. So, 1 week kami doon, ganun. Pagka nandun ka naman, talagang magugustuhan mo, I want to stay na rin, 'di ba? Kasi malinis, tahimik, ganda yung lugar, tapos ibang ambiance. Oh, walang traffic. Tapos yung mga bus nila at saka yung MRT nila, napakalinis. Nako, pwede ka mahiga sa sobrang linis. Yung place nila, nakikita ko nga eh, pagka nasa harap kami ng hotel namin o kaya bumababa kami para mamasyal eh, ang laki ng vacuum. Binabacuum nila yung daan kaya walang alikabok. Pwede kang maglakad doon ng ano, ng nakapaa. Hindi dudumi yung paa mo.
ganun. Ano namang gusto ko ng malamig. Pumunta ako ng Korea, sinakto ko, may snow. Yun. Diba? Napakalamig. Ilan na yung damit ko. Nilalamig pa din ako. May warmer na ako. Ganun pa din. Pero sa Korea, lakas ng wifi. Tsaka talagang ano, masaya doon. Gusto ko ulit bumalik doon. Yan. So, bes, ano na tayo? Magbabayad muna ako. So, off ko muna. Bes, ayan na. Nandito na kami sa toll gate. Sa wakas, magbabayad na kami. Ganda, nasa harapan ko, Alphard. Thank you. Oh my God, what happened? Ano to? Oh my God. What happened? Bakit traffic? Ha? Alala. Ano nangyari dito? Naku po. Wow. Saan tong traffic na to? Baka naman sa ano, sa arena. Di kaya. Baka marami umaakyat. Baka may event sa Pinpin Arena. What happened? Ayun, may ginagawa. May ginagawa? Saan? Ay, sa gitna. Sa gitna? So, di kailangan gumilid tayo. Kapilang site. Saan ba? Ayun. Doon? Linaw naman ang mata mo. Ay, kaya traffic everyday in everyday routine. What happened? What yan happened? Yan, bes, nakikita mo. Pero ngayon lang nagkakaroon dito. Oo. Baka ito yung traffic noong nakaraan. Yes. Diba? Yes. Hindi yes, tayo tumuloy. Ayan, ngayon, nakita na natin. So, siguro may ginagawang daan. Buti na lang ngayon tayo bumiyay. Wow, 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 wow. Sunday pa yan. Ano yan? Hello. Ayan, ayan. Kuya, kuyang patrol. Kuyang patrol, ikaw na ang kailangan. Ayun, dapat doon tayo kasi andun si kuyang patrol. Para malinis niya ang daan. Wala din. Wala din, bes. Ayun nga, may ginagawa. Yun. So, kung makakalagpas tayo dun, okay na. Okay na. So, pa malapit na lang naman. Yan. Nga lang talagang dekit-dekit. Dekit-dekit tayo. Ay, dekit-dekit na. Kuyang patrol. Ayos mo lang. Madikit yung jeep na to, ha? Wala yun. Oo, oo. Oo, madikit yung high ace sa akin. Si high ace malapit. Si jeep malayo. Yun. Pasukin na natin, eh. Nakanguso na siya, eh. Isang kaming dalawa. Ang dami kasi ngayong ginagawang daan dito sa atin. Pati rin pala rito sa NLEX. Nako, sa mga kalye natin. Daming ginagawa kaya traffic. Talagang
patience is a virtue. Kailangan talaga kumakain ka ng pasensya biscuits para ikaw ay maraming tanim na pasensya. Hehehehehe. Ayan na, buti umaandar na, pabilis na. Siguro ginawa na ng paraan ni Patrol Man. Si Shider, Sugod, mga kapatid. Ayos. Papagilid na ako dito. Oh 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 oh. Oh oh oh. Konti lang kuya, ate. Yan, pasingit lang. Ayun. So, yun, malapit na. Mga ilang kilometro na lang. Malalagpasan na natin yung gumagawa. Kasi alam mo naman minsan dito sa atin sa Pilipinas, pag may konting ginagawa, nakahinto rin yung mga tao. Nakikichismis din kung ano yung ginagawa. Pagka merong... Oh, kuya, huwag kang ganyan. Nagkakape ka ba? Yung iba, pag may ginagawa, nakausyoso. Pag may nagbungguan, iniisyoso din. Diba? Diba mga bes? Diyan din ba sa mga lugar ninyo, ganyan din? Ah, kaya single na lang. Oh, andiyan si robot oh, sa gilid oh. Merong robot. Ayan na, okay. So, smooth na ngayon ang biyahe natin. So, hindi naman sa lahat ng panahon. Mainit ngayon dito, be, sa Philippines. Diyan ba sa mga lugar na meron kayo? Mainit. Hello sa mga viewer ko na taga ibang bansa, sa mga OFW na friends tayo. Yan. Sabi nga, hindi man tayo nagkikita at least. Ayan, so nandito tayo ngayon. Ayan o, oh. Philippine Arena. Ayan, katapat natin. Ah, nasa gilid pala natin. Yan, yan yung ating Philippine Arena. Yan, so nakapasok na din ako dyan. Ang laki. Maganda, maganda yung Philippine Arena. Kaya lang, pag hindi mo alam yung parking mo kung nasaan, maliligaw ka. Hindi mo mahanap kung nasaan yung sasakyan mo. So, dapat tatandaan mo kung saan ka nag-park. Yan. Yan. So, nandito na tayo sa Atlas. Yan. Yan. So, bes, maganda na ang ating biyahe. Yan. Ano, napasyal ko na ba kayo? Gusto nyo ba mamaya pabalik? Pasyal ko uli kayo. Pasyal-pasyal lang tayo, bes. Paminsan-minsan. Pag wala kang ginagawa, nood-nood ka lang. Diba? So, at least, nakikita mo na yung ibang part ng Pilipinas o ibang part ng Bulacan. So, makikita mo ngayon kung dati, few years ago, nakadaan ka dito. So, ngayon, makikita mo, ay, parang marami nang nagbago. Marami na rin nagbago sa Pinas. Diba? Yun. Tapos, kung gusto mo na dito ka manirahan sa amin sa Bulacan, o di okay. Masaya dito. Mabait ang mga tao. Haha, kasi bait ko. Talaga naman si Espera. Diba? Sa mga viewers ko all over the world, Philippines, sa iba-ibang bansa, so subscribe nyo lang po ako and click the button, the bell button, para sa mga more video na parating. Yan. Then para maging magkakaibigan tayo. Yan. So itutour ko kayo sa mga lugar pa na pupuntahan ko at saka da-download ko rin one time yung aking mga lugar na napuntahan. Pero picture na lang.
Siyempre, hindi na natin yun malalive. Ayan. Oo, yan o. Oh, bago na yan, no? Oh, sa gitna yan ng Marilao at may kawayan. Diba? O kaya may kainan na. Kapag ka gusto mong mag, ano, mag, mag-hang up lang. Over. Mag-hang up, napagod ka, mag-drive, yan. So, maraming kainan. So, gusto mo lang mag-wiwit. Yan. Marami dyan. CR! Pala yung ano, yung kaya kami na traffic nung last Wednesday. Kasi puno siya. Kasi naging single way na lang. Naging isahan. Kabilaan dulo. So, kaya kasi hinukay pala yung dalawang way sa gitna. So, may kawayan exit. Viewers ko naman po na empleyado na gustong magkakaroon ng sideline, part-time o other sources of income. So, nood-nood lang kayo pag may time kayo sa aking mga video. Baka meron kayo mapulot na pwede ninyong o makaisip kayo na pwede palang gawing negosyo yun. Ano mga bes? Diba? Napaka-cool lang ng pagdadrive ko, bes. Ano lang, 90 lang. Napaka-cool lang. Kaya hindi masyado magalaw yung ating video. Buti na lang, andito sa aking best na mabait. Hello, best! Hello, best! How are you, best? Hello, best! So, yung mga best ko dyan, outside and inside, subscribe. Ingunan exit na tayo and then mamaya Balinta exit na tayo. After that, Balintawak na tayo. Okay, bes. So, stay tuned lang. Stay tuned lang tayo sa pamamasyal natin. May road widening dito, ano? O, tama. Kasi nagtaklo lang siya dito, eh. Eh, sa mga OFW na gusto nang mag for good dito sa Pinas, so, kontakin nyo lang ako pagka gusto nyo ng, ano, na please, ma-share ko sa inyo kung paano magnegosyo. Ayan, may Caltex naman. Kung paano ko ba ginawa at nagnegosyo ko. Pointers lang naman. Pointers. Wala ako ibebenta. At least, payo lang. Payo lang, bes. Payuan ko lang kayo kung paano magsimula. Kailangan madiskarte ka sa buhay at saka malakas ang loob mo. At higit sa lahat, masipag ka. Pero kung masipag ka nga, puro sipag lang, sugod ka lang ng sugod, di ka nag-iisip, hindi ka dumidiskarte, wala din. Mapapagod lang ang katawan mo. Tapos wala ding income. Kailangan magkakasama yun. Masipag ka, madiskarte ka, may strategy ka. Diba? And don't waste your time to the things na alam mong hindi ka magiging. Pero ang mag-
maganda, pag nagnegosyo ka, wala ka rin tatapakan tao. Wala kang tatapakan tao. So, pwede ka naman umasenso ng ganun eh. Tapos magkakaroon ka pa ng maraming friends. So, I'm willing to teach all of you na gusto nang mag-for good dito sa Pilipinas. Or, yung kahit na bumalik ka pa sa ibang bansa o nasa ibang bansa ka pa. So, yun. Pwede rin naman nating turuan. So, pwede rin naman na magtayo ng negosyo yung mga pamilya mo na naiwan dito sa Pilipinas. Tama ba, bes? Be happy to your life. Masaya ka, pero kumikita ka, hindi mo kailangan ng maraming oras. Is life. Para habang kumikita ka, mahaba yung oras mo. So masaya, namamasyal ka na lang. Talagang foggy. Siguro pagbalik ko mamaya uulan. Anyway, mabilis lang naman yung aking pupuntahan. Pero hindi ko na siguro yung kukunan kasi baka magalit yung aking kausap. At least, nakapasyal na tayo rito. So, ang ihintuan ko ay Lemon Square ba? Sa Lemon Square, doon kami magkikita. And then, so, tapos pabalik na. Pero pag-ikot, meron pa uli akong kausap. Yung aking kaibigan na matagal na. Maraming kaibigan si Bes eh. Because I treasure my friends. Basta totoo kang kaibigan na totoo kang tao, friend kita. Oh, bilis na. Ito na. Tawak na tayo. Baka machili na to. Machili. Tapos balintawak na. So talagang na-traffic lang doon kasi gawa ng hinuhukay yung daan. Tapos kaya traffic din palang masyado sa NLEX. Kasi nagiging ano, imbudo. Nagiging imbudo siya. Ito, nakikita nyo itong nasa taas na to. So, parang ano to, skyway. Skyway. So, ginagawang skyway going to airport. Yan. So, magtatagis yan. Ano, lalagpas pa yan sa Bulacan. Sabi, I think hanggang Baguio daw eh. Sana. Sana matapos. Mang mabilis. Para madali na kaming makapunta ng Baguio. Diba? At saka sana walang matatarik. Dire-diretso lang, parang tipilex, di ba? Very easy. Ang bilis ng biyahe. Yan. So, ginagawa na. Sa amin, dun sa lugar namin, ganyan din. So, inaayos na rin. So, nasa Manila na tayo ngayon, bes. Ayan. Ang daming ginagawa sa Manila. Pag weekdays, yan, matraffic talaga dito. Pero tsatsamba ka lang sa oras. So, ako pag lumuluwas dito talaga, mga ano, break time nila. Alas 12, kainitan ba? Kasi konti lang ang sasakyan. Okay.
Yan, bes. O, nakita mo ba si Bonifacio? O, alam mo na ngayon kung nasan na ako. Diyan na si Bonifacio. O, ayan o. Kagalang-galang yan. Diba? KKK. KKK ni Bonifacio. Ayan na. EDSA naman. Ayan na. Papasok na kami sa EDSA. Bakit traffic na naman to? What's happening? What's happening? No, what's happening? What's happening? Ang dami na kasing sasakyan ngayon dito sa Pilipinas. Madami ng mayaman talaga. Kasi marami na nakakabili ng sasakyan at ang gaganda pa ng nabibili. Okay pa? Malayo ba ako dyan? Yes. Ayan. Okay. So, hindi tayo makakalipat sa kabila. Ah, may harang. Okay, kaya pala. May ginagawa na naman. Yun. Yun, yun, yun. Kuya, konti lang. Konti lang. Konting kembot lang. Okay. Konting kembot. Going to Balintawak na.
Yehey! Ang bilis lang. Tapos na agad ang transaction. Yan ang business ko. Okay. Sana wala ng traffic pabalik. Landers, yan, yung parang ano, SNR. Marami rin mabibili dyan, lalo na yung mga chocolates. So, bes, oh, yan, oh, pure gold balintawak. Ayan. Kanina, dinaanan natin. So, ngayon, nandito na tayo sa kabila. Okay, so, waiting lang muna tayo, bes. So, tapos, then, pauwi na tayo. Okay? Bes, ayan. So, nandito kami ngayon sa tapat ng pure gold. Sa may Caltex. So, nasa balintawak tayo ngayon. Ayan, diba? Oh. So, babay na muna ako, bes, kasi magda-drive na ako. So, going na kami, and then yung aking kasama, wala na rin. So, mahirap kasi mag-drive habang nagbibideo. So, bes, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, so, subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel, and then, i-click nyo lang po yung bell button para sa mga paparating pa mga movies. Sorry, mga videos, yan, na aking mga pagluluto at vlog. So, ngayon, yun natapos yung ating joyride. Yan, so, tuloy-tuloy lang po tayo, bes. So, God bless po and be positive always. Huwag natin intindihin kung ano man yung pagsubok lang yan. Just pray lang and have faith. Yan, be positive and move on. Action is the best. Stress is death. Bye-bye, bes! Salamat sa inyong pakikinig. Salamat po. Moving on. God bless.